Good day, guys. Welcome back to my channel. It's me, Red, and welcome to SP Studio for another bike review. So, what we have here is the new Bristol Bobber 650, oh! Pinaka-latest na motorcycle ni Bristol na nilabas ngayong taon. And ano bang meron sa bike na to? Alamin natin. Unang-una, SRP muna. Magkano ba sa Red yung Bobber 650? Kasi ang pogi eh. Yun yung sinada ko na next big bike. So, SRP or suggested retail price ng Bobber 650 is 398,000 pesos. 2,000 na lang, 400,000 na. Alam ko meron silang discount ngayon. Pag bumili ka, nag-cash ka, meron ka less 20,000 pesos. So, limited time lang yun. Inquire na lang kayo. So, bago ko simulan, gusto ko lang pasalamatan Bristol, Philippines, Bristol, Caloocan. Yan, thank you for very much. Letting me use this bike. Yan. I've been using this bike for almost 2 months. Oh! And kung saan-saan na rin kami nakarating ni Boobsy. Boobsy kasi pinangalan ko rito, Boobsy the Bobber. So nagpunta kami ng Tagaytay, nasubukan ko na siya sa cornering. Nagpunta kami sa Clark, Pampanga, sa highway, sa NLEX. Natry ko na rin siya. And syempre, city driving dito sa Metro Manila. Oh! So, ito na, i-share ko sa inyo yung experience ko. And before that, proceed muna tayo sa specs and feature of the bike. Then, pakita ko sa inyo yung mga video nung ride namin. Alright. Okay. Let's start with the engine. It has a 649 cubic centimeter engine displacement, twin cylinder, liquid cooled, dual overhead cam, and syempre, fuel injected na rin. Kaya, mas matipid compared dun sa mga old bobbers. Familiar kayo guys dun sa mga old bobber. They were still using carb type. So, ang laki ng makina tas carb type, ang lakas sa gas. So, this one is already fuel injected. The engine produces 69 horsepower. So, at certain RPM. So, given na bobber siya, normally pag bobber pang cruise lang, 'di ba? But this one, it has the power to enjoy with the group ng mga sports bike. Kasi ako, di ko lang huli pagka nag-ride kami. Nagba 180. Yeah, actually, nagba 180. Pero di na ako tumitingin sa speedometer. So, liyap lang. So, yun yung mga specs ng engine niya, guys. And then, proceed naman tayo dun sa front part ng bike, yung physical appearance niya. Makikita mo yung looks, bobber. Yan, from the word itself, bobber. Ganito yung itsura ng bobber. Yung upuan niya is actually made for single rider. But this one, meron tayong option na aftermarket. Hindi pala aftermarket, from Bristol. Meron tayong optional seat para dun sa mga may backride. Pero gusto yung bobber look. So, alam ko na sa 11 to 13,000. So, depende na lang siguro. Proceed tayo dito sa kanyang physical appearance. Sa front part, ang unang-una kong napansin nung inuwi ko tong bobber, guys, actually, isa sa mga nagustuhan ko is yung spoke wheels o yung nakilala natin, tinatawag na rim. Naka-rim siya. Pero hindi lang basta naka-rim. Naka-ano siya, Stebro, naka-tubeless. So, again, kagaya nung lagi kong sinasabi dun sa mga previous review, iilan na kasi yung mga bike na naka-tubeless tapos naka-rim. Oh! Or yung naka-rim tapos tubeless. Kasi nga, yung logic nun, pagka naka-rim ka, may interior. And then, yung mga gumagamit naman ng gulong na tubeless is yung usually naka-mugs. Normally, mga naka-mugs. But this one, nagawa niyang possible yung impossible. Actually, same with the Veloce and the Venturi. Yan. So, sa front part, makikita nyo, meron siyang Team Sun tire. So, not so much, not so familiar with this brand of tire. Pero, luka siyang masarap eh. Team Sun. Parang Dim Sun. Dim Sum. Ayun, makikita mo ang kapal. Yun, ang radius nga pala nito guys is 16. Kumpara agad natin dun sa likod. Yung likod kasi 15 lang. So, smaller than the front radius. Than the front spoke wheels. Meron siyang tire size na 120 by 80, 16 sa harap. And sa likod naman, meron siyang 150 by 80, 15. So, mas maliit. And syempre, iniisip ko rin na maglaki ng gulong sa likod kasi the wider, the better. Mas maganda tingnan, di ba? Ayun, napansin ko sa kanya guys, since Bobber is an old school bike, so hindi siya yung parang typical type of bikes na nakikita natin in the modern era. So sa kanyang lighting guys, yung headlight is bulb type, pero yung mga signal lights, tail lights, pati yung sa likod, all is equipped with LED lighting na rin. So again,
old looks pero modern technology yung ginamit. Ito lang, yung sa headlight, medyo minaintain nila yung pagiging classic nitong bike kasi bulb type pa rin eh. Anyways, madali naman magpalit pagka gusto mo mag-upgrade ng ilaw. And then, meron ng cover yung ano niya, telescopic fork dito sa harap, yung front suspension. Ayan. O nga pala guys, yung front suspension is Kayaba or KYB, nakalala natin na KYB, yun yung mga shock nila Veloce. Ayan. And makikita nyo ang kapal nung kanyang telescopic tube. Tube ba to? Telescopic tube. Tawag dito? Inner tube. Ang kapal, makikita nyo guys, ang kapal ng inner tube, ang kapal ng kanyang front suspension. Yan, given na napakabigat ng bike. And yon guys, I've noticed the size of the headlight is smaller than I expected. Kasi, ang ina-expect ko na size ng headlight nito is medyo rounded din, pero mas malaki ng konti dito. Kasi, makikita nyo, yung tanke is so bulky, then yung headlight is para siyang ano, ang tawag dito. Parang ulo munggo. Ganang tawag doon? Parang lollipop. Ay, hindi, baliktad pala. Basta parang ulo niya munggo. Then, yung signal light naman niya, honestly, is medyo malaki compared dun sa preferred signal lights ko for this kind of bike. So, yun lang naman yung personal opinion ko about this bike. Anyway, marami namang aftermarket na headlights kung gusto mo ng mas malaki dito. Pero ako kasi, preferably, bigger the better. Mas malaki yung mas maganda yung protection ng ilaw. Sa kanyang ano, sa kanyang panel gauge or instrument panel, meron lang siyang single case. So makikita niyo rito yung isang bilog lang na instrument panel with the main analog for the RPM. Then, asan yung ibang details, Sir Red? Actually, pag binuksan mo, part of the whole instrument panel maliban dun sa pansinin na analog type na RPM. Makikita mo dun sa baba, merong digital details for the gear indicators, and yung speedometer niya, kilometers per hour yung takbo, fuel gauge, meron din sa right side, and then yung current odometer. And of course, makikita mo dun yung ABS na icon, nandito sa bottom left. And then makikita mo yung mga indicators dito, actually umiilaw lahat eh. Signal lights, sa hazards, high beam, check engine, yung sa oil condition niya, neutral for the gearings, temperature, and then the battery. Small instrument panel, pero full with details about the bike. Ooh! And sabi ko pa rin na na-preserve nila yung classic look, pero andun yung modern technology. And then, proceed tayo dito sa handlebars. Actually, dun sa mga experience ko, kung mapapanood nyo yung mga video ko last time, lagi ko sinasabi na mas prefer ko na taasan ng konti yung handlebar. Kasi pag sinabi kasing bobber, alam ko yung iba nagpapataasan pa ng manibela eh. Like nung ibang brand, hindi ko nababanggitin. Mga Harley kasi matataas eh. Tapos sa levers, ayan, medyo malayo dun sa handle grip. Medyo malayo yung levers, pero kung papalitan mo naman to ng adjustable lever, mas malalapit mo siya sa'yo. Parang pang western, yung malalaking tao. Sa kanyang clutch lever naman, hindi siya ganun katigas, pero hindi rin ganun kalambot. So, normal naman yung pag-squeeze ko ng lever. And still using the cable type mechanism for the clutch. So, makikita mo yan dito. Ito gumagalaw. And napansin ko dito sa kanyang brake fluid, yung case niya papuntang, ang tawag dito? Brake hose. And then napansin ko naman dito sa brake hose, napaka quality tingnan, napaka premium kasi braided hose yung ginamit. Papuntang doon sa caliper. For safety features, other than the front and rear ABS, meron din tayo yung sensor side stand na pagka nag first gear ka, habang naka-on yung engine, mamamatay. Yan. Then when it comes to switches naman, makikita nyo rito sa left side ng handlebar yung switches. Hindi siya kagaya ng typical switch ng mga motor ngayon na nirelease. Actually, this is my first time to encounter this type of switches. Kasi, pag nag-signal light ka, hindi siya yung nasa left switch lang, na left, right, tapos mag-blink na. So, this one works differently. Kasi, yung signal light sa left, nasa left switch siya. Yung signal light sa right, nandito sa right switch. Then, pag mag-hazard ka, sabay mo siya pipindutin. Galing, di ba? And then, yung busina niya is hindi yung katulad ng busina natin sa ibang motor yung nakasakay natin. Ang type ng busina niya, para siyang switch naman for the high beam and low beam ng mga stock na ilaw. Yun. And sa right part ng switch, makikita nyo,
yung starter niya is same built with the on and off switch ng engine, ng ilaw. Same sila ng built ng switch, pahaba na rectangular. Same with the horn and the high beam, low beam. Oh! Ayun. So, wala siyang hazard switch kasi nga, pag pinindot mo yung dalawa na sabay, yun na yung pinaka-hazard niya. Oh! Galing, di ba? And side mirrors, makikita nyo yung, actually, nakakatuwa yung side mirror nito, guys, kasi unlike the typical type of bar end side mirrors, maliit. But this one, ang laki ng sakop niya sa likod. So, pag tumingin ka, makikita mo talaga yung ano eh, buong mundo. Nakita mo yung Mars. Napaka-premium ng design, lalo na rito sa likod. Meron parang carbon eclabo dito. Tapos, magkaiba yung material na ginamit. Ayun ko, sticker lang to. Pero plastic material yung ginamit. Yung sa harap, meron siyang 345mm na display. Sa likod naman, merong 280mm. So, mas malaki. Mas malaki, mas maganda. The bigger, the better, para mas makapit yung ano, preno mo. And proceed naman tayo dito sa kanyang ano, middle section. Physically, makikita mo agad yung tanke niya, napaka-bulky. Pero nagulat ako kasi, given na napakalaki ng tanke, ang fuel tank capacity lang niya is 14.5 liters. So hindi pa siya umabot dun sa tanke ni Venturi and ni Veloce, which is 18 liters and 21 liters. So, nakakagulat lang. Kasi pag tinignan mo yung tanke, ito yung may pinakamalaking tanke dun sa bike category. And itong helmet, hindi ko lang alam ba't andito, pero bagay kasi. Kaya andito lang lagi yan, no? Kasi pagka ganitong mga type of bikes, hindi bagay yung sporty na helmet. So, dapat rounded. Ayan. Ganda nito, no? And yun, guys, share ko lang din sa inyo. Meron siyang built-in na charging port dito sa plastic part. Dito sa harap. Ito, sa kabila. Ayan, no? So, may built-in siyang charging port pagka mag-charge kayo ng mga phone, dalala kayo ng cable kasi USB type na siya. Ito, metal. Ganda nung design, talagang. Actually, sa price, kung kukumpara mo to sa ibang motorcycle brand, with this looks, malaki yung difference. Almost 1 million na yung iba, guys. So, hindi ko nababanggitin kung anong mga brand yun. Pero, ganito rin yung itsura. And then, pagdating naman dito, guys, hindi ko alam kung dapat to compartment ginawa nila. So, hindi eh. Hindi siya nabubuksan eh. Pero, this one is made of plastic na may screen dito sa part na to. And naka-emboss yung Bobber na logo. Bobber 650. Ayan. And then sa tambucho naman, ayan, typical type of classic muffler. Mahaba, plain, bilugan. Pero soon, papalitan natin yan ng open pipe. And syempre, alam ko, excited na kayong marinig kung ano bang tunog nito pagka na open pipe. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na gusto kong tanggalin. Yung kanyang mudguard. So, mas makikita, mas ma-highlight yung laki ng gulong pag tinanggal to. Kung mapapalit ako ng optional seat for the back ride, eh, hindi rin talaga makikita to. Ayun. Eh, naglagay ako dito ng staff toyo. May kamote. Kamote, patatas pala, patatas. Ayan, para pag nakita nyo sa daan, nakalawit yan. Ayan, ako yan. And share ko lang din sa inyo, guys, kasi nung nag-ride kami last week sa North, nagkaroon ng problema. Pero negligence ko na yon. Again, walang issue yung motor. Ang may issue yung may-ari. Ako yung may problema kasi hindi ko binantayan. Actually, hindi naman ako aware. Pagka nag-ride kami, laging full tank lahat ng mga motor. Papunta tsaka pabalik. So, dito nakalagay, caution, warning. Nakalagay sa warning, when refueling, do not exceed the bottom of the fuel cap. So, pinulong kasi nung naglagay dahil sabi ko full tank. Kaya ayun, tumirik, nagkatirik-tirik. Ito yung video. Gago, patay tayo dyan. Check engine ako. Wait lang. Tayo wait lang. Ay mag-start boy. Ay mag-start. Tayo diyan. Ano? Ay mag-start. Saka doon. Ayaw. Pero yan. Pero after a while, pagka nag-drain na yung excess na gas, na gasoline, mag-start naman na siya. Then, kailangan mo na siyang gamitin para bumaba yung gasolina. And then, yung kanyang check engine na umila dahil sa pagkaka-full tank, mawawala din after a while pagka ginagamit mo na siya. So far, yun lang naman na encounter ko rito na kailangan kong i-share para dun sa awareness na wag i-full tank hanggang dito sa lid ng cup. Kasi mag-drain lang yung gasolina, then hindi mag-start yung motor. So, kinabahan din ako doon na buti kasama ko si Papa Jackson.
Sabi niya RTFM. Ayan, lagi raw tandaan sa mga bago nagmo-motor. RTFM. Ayan, read the fucking manual. So again, salamat kay Papa Jackson. And soon, syempre, dadalhin namin kay Zero One Moto para sa malupitang upgrades. Ayan. So kung ako natanungin nyo kung worth it ba for 398,000, alam ko may less pa ngayon. So sa ganitong klase ng bike, worth it na worth it, guys. Lalo na kung habol mo yung laging papogi sa kalsada. Kasi honestly, ito yung pinaka-pogi na naging bike ko eh. Kung papogian ng labanan, di ba? Tamang ano lang, cruising sa city. Pag long ride, honestly, Venturi pa din ako. Yun. So sa mga interesado, guys, silipin nyo, meron silang demo unit. Pwede nyo i-try, pwede nyo i-feel sa Bristol, Caloocan. Ayan. Madalas din ako dyan, kita-kita tayo dyan. So yun lang, guys, for today's video at SP Studio. Quick review lang about this Bobber 650. And syempre soon, mas malalim yung review natin pagka tumagal na sa atin yung motor. Ayun. So yun lang, guys. Thank you for watching my video. See you on my next video at SP Studio. Ingat lagi sa biyahe. God bless.